three on two. Mga brods, mga brods, may balita nga po tayo, no? Dito po sa Magnolia Hot Shots, dahil bali-balita nga, ito pong si Boss Al ay may pinaplano ulit itong ilipat dito po sa kanyang SMC group din, SMC teams din ito, mga brods, dahil balak nga ni Boss Al na ilipat ito pong si Vic Manuel. Yes, mga brods, ito pong si Vic Manuel, the muscle man ng SMB, at ililipat niya ito sa Magnolia Hot Shots. Kaya nga para nga madagdagan yung mga big man or big men neto ng Magnolia Hot Shots. Dahil alam naman natin na itong Magnolia ay kulang-kulang ito sa mga malalaki, mga kabros. Unlike sa SMBA, marami ng malalaki, lalong-lalo na andyan pa yung 6-time MVP na si Junmar Fajardo. Tapos may Motaw Tua pa, diba mga kabros? Kaya nga balak na ni Boss Al na ilipat muna ito pong si Vic Manuel, para nga lang medyo balance yung kanyang teams. At mga kabrods, hindi basta-bastang Vic Manuel na ngayon ang maililipat na ito ni Boss Al, dahil syempre magkakaroon ito ng 3-team trade, at syempre kailangan din medyo mataas-taas yung value na kapalitan nito ni Vic Manuel. At sabi nga dito sa ating reports, palak nga rin bitawan ng Magnolia Hot Shots ito pong si Jackson Corpus, para nga lang makuha nila ito pong si Vic Manuel. Jackson Corpus nga mga kabrods, plus future first round pick neto ng Magnolia Hot Shots. At 3-team trade is coming soon, dahil syempre bawal rekta trade ito ng SMC team. Syempre magkakaroon ito ng 3-team trade, mga brods. At sabi nga, converge daw ang isa sa kupunan na involved dito sa 3-team trade na gustong gawin neto po ni Boss Al Francis Chua. So mga brods, ang malakas-lakas ito pong si Vic Manuel, lalong-lalo na siya pa nga yung nagpanalo dito po sa game 2 nila ng finals versus TNT Tropang Giga ngayong Philippine Cup, mga brods. So mga brods, syempre magandang additional ito para sa Magnolia, lalong-lalo na magsasama ulit ito pong si Muscle Man Vic Manuel at si The Beast Calvin Abeba. Parang Alaska era lang nila, mga kabrods, di ba? So mga brods, talagang matutulungan ito ni The Muscle Man ito pong Magnolia Hot Shots, lalong-lalo na sa ilalim. At alam naman natin na Magnolia ay syempre medyo hindi nga ito pinapansin ni Boss Al, dahil mas focus siya sa pagpapalakas dito sa SMB at Barangay Hinebra San Miguel. So medyo nakakalimutan na niya na maabigyan ng mga big men ito pong Magnolia Hot Shots. Pero yun nga mga brods, kahit nga medyo dihado sa players ito pong Magnolia Hot Shots kaysa dun sa lineup ng Hinebra at SMBA, tignan nyo naman ang Hot Shots, talagang consistent sila pagdating sa playoffs. At syempre paputang semis, laging nga andyan ito pong Magnolia Hot Shots, pambansang manok, chicken templados. So yun nga talaga mga kabrods, kailangan talaga ng big man ito ng Magnolia. So Vic Manuel ba talaga ang talagang sagot na dito sa Magnolia Hot Shots? So biruin mo yan, kung may Vic Manuel ka, syempre meron kang pang Calvin Abeba. So marami na talagang energizer ito pong Magnolia Hot Shots, lalong-lalo na pure energetic ang mga players nito, lalong-lalo na yung backcourt rotation nito ng Hot Shots. Pero ikaw mga brods, syempre titignan pa ito ni Boss Al kung ikakasa niya ito pong 3-team trade na ito, lalong-lalo na maganda naman kasi ang nilalaro na ni Vic Manuel sa SMB. Pero ikaw mga abroad, sa lahat po ng mga Magnolia fans at SMB fans, sa tingin nyo po ba bagay ba ito pong si Vic Manuel sa Hot Shots? At sa tingin nyo po ba dapat bang bitawan ng SMB ito pong si Vic Manuel? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga kabrods, at isa-isahin natin yan. So dito na nga po tayo, no, sa kabilang balita naman natin, speaking of big men. So siyempre ito pong Barangay Hinebra San Miguel, hindi rin ito magpapatalo mga kabrods. At alam naman natin ang Hinebra ang isa sa mga focus ngayon ni Boss Al Francis Chua, para nga lang makabawi-bawi ito pong Hinebra dito sa Commissioner's Cup. Dahil nga syempre malaagi silang naalaglag dito ngayong All Filipino Cup 2022. Pero ito nga mga kabrods, ito pong si Tyros Hill, ang 6'5 sophomore ng Converge Fiber Xers, ay pilit na ipinupush neto ni Boss Al Francis Chua at ni Coach Tim Cone, dahil nakikitaan nga nila ng potential ito pong batang ito
dahil ito pong si Tyrosil ay talagang athletic talaga eh, parang magiging future Japet Aguilar nga ito mga kabrods ng Barangay Ginebra, San Miguel. So gusto nilang i-develop ito pong si Tyros Hill, lalong-lalo na ay 6'5" forward ito mga kabrods, na andun na yung kanyang athleticism. So nagugustuhan nito ni Coach Tim Cohn kayang-kaya na itong sumabay sa rotation nito ni Coach Tim, layong-lalo na yung triangle offense dahil nakikitaan na talaga nila ng potential ito dati noong nasa Lasal pa ito pong si Tyros Hill. So mga kabrods, ito pong Converge Fiber Xers, alam naman natin na nagpapalakas rin ito pong kupunan na ito. So hindi ito basta-bastang kupunan mga kabrods na parang gagawin ito ng farm team ng Barangay Ginebra San Miguel. So syempre magpapalakas ito at gusto nga nito ng Converge Fiber Xers na bitawan din ito pong si Tyros Hill, pero may favor ito pong Converge Fiber Xers mga kabrods. Bibitawan lang daw nila ito pong si Tyros Hill kapag ang pinalit na ito ng Barangay Ginebra San Miguel ay ito pong si Jeremiah Gray. So mga kabrods, medyo matigas-tigas talaga sa trade ito pong Converge Fiber Xers. Siyempre mapapaisip ito pong si Boss Alfrancis Chua, knowing na hindi pa nga nakakapag-start ng isang season na ito pong si Jeremiah Gray. So siyempre pagmamasdan at papakiramdaman pa ni Boss Al kung magtalagang mag-fit itong si Gray, at kapag hindi nga masyadong nag-fit sa rotation ni Coach Tim, baka nga dito na nila i-trade at kunin ito pong si Tyros Hill mga kabrod. So ikaw mga brods, 6'5 player ito pong si Tyros Hill. So kita nyo naman sa mga videos niya, talagang athletic maglaro ito pong batang ito, at sophomore year niya dito po sa PBA. So nagpapakilala pa lang ito mga kabrods, lalong-lalo na ma-i-improve pa ito ni Coach Tim Cohn. So marami namang mga bench players ang gustong bitawan ito ng Barangay Ginebra San Miguel. So marami silang players na talagang balak nilang i-trade at gagawin nilang trade asset para nga makakuha sila ng mga superstars sa iba't ibang kuponan, dahil alam naman natin ang Ginebra ay nagre-rebuild na sila at parang magiging comeback na nila ito mga kabrods, dahil maghihigante nga ito pong Barangay Ginebra San Miguel, lalong lalo na si Coach Tim Cohn ay syempre galit na at hindi nga nagustuhan yung performance nila last season. So ito ay syempre meron na tayong import next conference, matutulungan pa nila or matutulungan sila ni Justin Brownlee next season. Talagang magandang season ito mga brods, lalong lalo na kapag may mga superstars na mga shooters like Matthew Wright, Robert Bolick or Tyros Hill ito pong Barangay Ginebra San Miguel. Dahil syempre mga brods, pinaplano na yan ni Boss Al, gagawin niya talaga lahat, mapalakas lang ang kanyang favorite na Barangay Ginebra San Miguel. So ikaw mga brods, sa tingin nyo po ba babagay ba ang isang Tyros Hill or 6'5 sophomore na athletic na player dito po sa Barangay Ginebra San Miguel? So yun nga, komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods, at iisa-isay natin yan. So salamat po sa panonood mga brods, no? This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it.